At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bandanang Itim, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Binigay na baghula ang itim na bandana kay Venus. At pag nilalagay yon sa kanyang ulo, ay nagbabago ang kanyang itsura. At nagtagpo sila ni Zeus sa tiyan. Isang araw, nakita ni Jean ang kanyang bandana. At nagustuhan dito at kanyang kinuha. Tumawag si Zeus para magkita sila. Pero wala ang bandana na kanyang ginagamit dahil kinuha yun ng kanyang kapatid. Hello? Pwede ba kitang maimbita? Kakain tayo sa labas. Ha? Kwan, busy akasi ako eh. Sa ibang araw na lang. Isa pa. Ang dami kong ginagawa na work ko ngayon. Kala ko kasi, libre ka ngayon eh. Hindi. Busy ako sa mga trabaho ko talaga. Kailangan na nila yung mga documents para sa kumpanya namin. Okay lang. Naiintindihan kita. Sorry talaga ha. Talagang kailangan ko lang gawin ang mga trabaho ko. Grabe talaga, Mama. Alam nyo, alam ko na sa ngayon na matatanggap na ako dito. Oo naman, anak. Ikaw yata ang pinakamaganda na nag-audition sa lahat ng nag-apply doon. Alam ko, anak. Alam ko, ito na ang makukuha mo. Ramdam ko yun. At nang mabawi ko naman ang pag-aalaga ko sa'yo, imagine, hindi kita pinaglinis ng bahay. Hindi kita pinaghugas ng plato, ni ayaw kong magaspang ang mga kamay mo. At siyempre, ayaw kitang makagat ng mga lamok, langaw. At ayaw kong makita kang may peklat sa katawan mo. Alam mo, anak, alam ko, balang araw, ikaw ang susi sa bawat pag-angat natin. Ako ang swerte sa buhay niyo, di ba? Oo naman, anak. Siyempre, pambawi dyan sa katabi mo. Kala ko noon, mamalasin kami dahil sa balat niya. Oh, alam mo yon, hindi ba, Jean, anak? Luisa, di kasalan ni Venus na pinaglihi siya sa balot. Kaya ganyan ang itsura niya. Ikaw ang naglihi, kaya nagkaganyan ang mukha niya. Ako ang may kasalanan, ganon ha? Luisa, hindi niya kasalanan, nagkaroon siya ng balot na ganyan. Isa pa, ikaw naman ang naglihit. Ay, ewan ko ba. Buti na lang, hindi tayo minala sa buhay. Mama, Papa, wag na kayong mag-alala. Kasi po, sanay na ako sa mukha. Sa 22 years na ganito ako, sanay na ako. Pero kami, hindi pa nasasanay sa mukha mo. Jen, ano ba yan? Tama na yan. Ha? Magbigay ka naman ng respeto sa kapatid mo. Totoo namang pangit siya. Anong masama sa sinabi ko? Totoo naman. Kahit na, hati mo pa rin siya. Magkapatid kayo. Ay, Aba. Huwag mo ngang sigawan ang anak natin. Gusto ko lang na irespeto ni Jen ang ate niya. Wala siyang kasalanan. At dapat na maintindihan niya yun. Thank you.
sumusobra na talaga sila. Kahit sa habagtainan, iniinsulto nila ako. Anong kasalanan ko sa kanila? Di ko kasalanan na maging pangit ako. Di ko kasalanan na magkaroon ako ng ganito bukha na may balat. Bakit kapatid ko at ang aking ina, iniinsulto ako? Masakit dito sa dibdib. Masakit sa akin. Bakit? Pamilya ko pa sila. Bakit nila ako ginaganito? Anong kasalanan ko? Ano? Kinagaw ko naman lahat. Lahat ng hin nila sa akin, binibigay ko. Bakit nila ako minamaliit? Bakit? Buti at bumalik ka dito sa akin. Opo, kasi po may gusto po akong itanong. At magpapasalamat na rin po ako sa inyo. Ay, teka. Nagamit mo na ba yung binigay ko sa'yo? Opo, naggamit ko na po. Ay, mabuti naman. Nakikita ko sa'yo na masaya ka ngayon eh. Magtatanong lang po ako, bakit niyo binigay sa akin ito? At ano ang kapalit nito? Eh, alam mo, napakalaking tulong sa akin ang bandanang itim na yan. Pero ibinigay ko yan sa iyo nang walang kapalit. Dahil nakikita ko ang tunay na kabutihan dyan sa kalooban mo. Karapat-dapat ka sa bandanang itim na yan. Maraming salamat po. Bakit ngayon ka lang? Late ka na naman ah. Nako, pasensya ka na kasi may dinaanan ako. Dinaanan? Baka iba ang dinaanan mo. Alam ko na yan. Ikaw talaga. Anong ang sinasabi mo dyan? Ay, malay ko ba sa'yo? Baka nga may tinatago ka sa akin ah. At baka ano na ang bagay na hindi ko alam sa'yo ah. May sikreto ka ha. Ay, Perla ha. Ikaw lang ang kaibigan ko dito, na kahit ano pa ako, ito ka pa rin, kasama ko. Alam ko naman eh, kaya masaya ko dahil ikaw ang naging kaibigan ko. Check ko kung may chat sa akin. Namimiss ko na kasi si Venus eh. Ang ganda niya talaga. Bait. Gayun lang ako. Nagkagusto sa isang babae. Teka. Titignan mo itong computer ko. Tatawagan ko siya. Baka sundin ko siya mamaya. Naglilingan ang cellphone ko. Hello? Hello. Good morning. Good morning. Venus, kumusta ka na? Nabasa ko yung chat mo eh. Yung message mo. Ganun ba? Ang ganda pala ng boses mo. At ang lamya. Pwede bang sunduin kita mamaya? Ay, huwag na. Kaya ko naman pumunta. Ano palang kulay ng isusot mo? Ah, naka-black ako t-shirt. Ano, susundin kita? Ah, wag na. Magkikita rin naman tayo, di ba? Okay. See you. Music.
Ang ganda ng ngiti ng kaibigan ko, ha. Parang nanalo sa loto. Oh, ano bang atin? Baka may kailangan kang sabihin sa akin. Sabihin mo na. Ha? Kasi may date ako mamaya. Ha? May date ka? Sino naman lalaking yan? Huwag mong sabihin na yung pogi. Oo, siya yung kachat ko. Sabi ko na ba sa'yo eh, may magkakagusto din sa'yo, friend. Naniniwala na ako talaga dun sa babaeng manghuhula na yun. Buti na lang at nagpahula tayo. Ayan, friend, may nagkagusto sa'yong lalaki. Ikaw talaga, Perla. Ang dami mong alam. Nako, pasalamat ka sa akin. At may kaibigan kang gaya ko. Sineshare ko lahat ang bagay na nalalaman ko. Pero wag lang yung boyfriend kasi wala ako dyan. Sana yung naging kachat mo, siya na ang makatuluyan mo. Sana, friend! Pasensya ka na kung di kita maanyayan sa loob ng bahay. Strict kasi ang parents ko. Sorry talaga. Okay lang. Kasi kahit sinong magulang naman, yung kasing ganda mo, anak, talagang mag-strict. Alam mo, ikaw, kanina pa ako binobola eh. Eh, nagsasabi naman ako ng totoo eh. Ah, sige. Papasok na ako sa loob, ha? Venus, pwede kitang masunod sa office niyo bukas. Ha? Kwan, tatawagan na lang kita kung pwede. Sige. Sige. Mauuna na akong pumasok sa loob. Bye-bye. Bye. Sige na. Baka magabihan kang masyado. May date ka, ate. Ang ganda ng suit mo, ah. Oh, ano? Di natakot sa'yo ang kadate mo? Di umatras nang makita ka? Wow! Ano yan? Ang ganda niya na. Bagong outfit mo ba yan, ate, ha? Huwag mong pakialaman yan. Di sa'yo yan. Akin yan. Ate, pahiram! Huwag kang madamot. Sobra kang madamot. Sa akin yan, Jean. Ano ba? Huwag yan. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa dyan, ha? Ang ingay nyo. Eh, si ate kasi, ang damot. Ayaw niyang ipahiram yung itim niyang bandana. Ay, ang ingay nyo. Ano ba yan, ha? Anong klaseng bandana yan? Ang damot-damot kasi ni ate. Ayaw ipahiram yung bandana niya. Para hiniram lang eh. Ayaw ipagamit. Sige na, ipahiram mo sa kanya. Total, kapatid mo yung humihiram. Sige na, para wala nang gulo. Sige na, ate, pahiram. Ay, ano ba? Oh, bakit? Bakit mo naman ginawa yan sa kapatid mo, ha, Venus? Sabi niyo kasi, ibigay ko sa kanya, di ba? Sinabi kong ibigay mo, pero hindi ko sinabing itulak mo ang kapatid mo. Ito, tingnan mo, ate, oh. Di ba mas maganda sa akin to? Oh, tingnan mo, oh. Jean, ibigay mo sa akin yan. Ano ba? Sige na, ibigay mo sa kapatid mo yan. Kasi mas bagay niya yan kaysa sa'yo. Sige lagi na lang si Jean. Lagi na lang sa kanya. Kumakampi. Lagi na lang ganyan, mama. Anak,
Pagpasensyaan mo na ang kapatid mo kasi talagang ganyan siya mula pagkabata niya. At kung ano ang gusto niya, eh, kukunin niya. Ganun na nga po, Papa. Laging siya na lang ang pinagbibigyan ko. Paano naman ako, Papa? Paano ko? Anak, huwag ka na sanang magtampo sa kapatid mo. Noon pa man, ganyan na ang turing sa akin. Di ko maramdaman ang pagmamahal ni Mama sa akin. Lagi na lang si Jean. Lagi na lang siya. Di ko maramdaman ang pagiging anak niya sa akin. Lagi na lang si Jean. Laging siya lagi. Hindi ko maramdaman na mahal ako ng Mama. Puro panglalait ang naririnig ko sa kanya. Alam mo, anak, marami ang paraan na pwede mong makita sa pagmamahal sa yun ng iyong Mama. Eh, siguro di mo yun nararamdaman. Eh, pero anak, mahal ka ng Mama mo. Ha? Huwag kaya huwag ka nang umiyak. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Mama mo at ni Jen. Papa, di ko alam kung maniniwala ako sa inyo. Hindi ko alam. Sa opisina ni Venus. Alam ko na magugulat siya kapag nandun ako. Gusto ko siyang sorpresahin. Gusto ko siyang maging masaya. Ang ganda-ganda ni Venus. Ngayon lang ako nakakita ng katulad niyang ganong kaganda. Ayan. Malapit na ako. Magugusto niya kaya itong dala ko na bulaklak. Ah, ayun. May babaeng papalapit sa akin. Tatanungin ko siya. Miss? Ah, andiyan ba si Venus? Ah, opo, sir. Hayun siya, oh. Sa lamesang yon. Sige na, sir. Lapitan mo na siya. Hi, Venus. Sorry. Sorry, miss. Akala ko nandito si Venus. Andiyan ba siya? Ha? Wala. Wala si Venus dito. Nakalive siya. Ah, okay lang. Sige. Pakibigyan na lang ito sa kanya. Salamat, ha? Tawagan ko siya. Miss, di ba cellphone niya yan? Oo. Pero naiwan niya dyan kanina kasi pumunta siya dito pero umalis na rin siya kaagad. Akala ko ba nakalim siya? Oo. Pero nung umaga, nandito siya. Pero umalis din kaagad. Half day siya. Sabi niya, may importante siyang pupuntahan. Sige. Oo nga pala. Ano pa lang pangalan mo? Ako? Rose. Rose ang pangalan ko. Sige. Salamat ulit sa'yo, Rose. Uy, babae. Sino ba yun? Bakit may dalang bulaklak at ibinigay sa'yo? Siya yun, si Sian, yung kachat ko. Ganun ba? Wow! Ang pogi ng lalaking Hoy, yun. Ang bibig mo. Huwag kang maingay, baka bumalik. Oh my gee, nakahanap ka ng lalaking matatanggap ka. You know, friend, I'm happy for you. At may bulaklak ka pa. I'm happy talaga sa'yo. Happy ako sa'yo, friend. Malalaman na kaya ni Sian ang tunay na pagkatao ni Venus
Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bandanang Itim, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.